Ganito ang naging sitwasyon ng MacArthur Highway sa kahabaan ng siyudad San Fernando nito lamang hapon hanggang gabi ng Webes, unang araw ng Agosto. Halos umabot na sa lapag ng sasakyan ang level ng tubig at hindi nakakayanin ng mga maliliit na behikulo sa bahagi ng Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Dolores. Ganito rin ang kalagayan ng kasada sa San Agustin, partikular sa St. Jude at maging sa tapat ng government center sa Barangay Maimpis. Resulta ito ng halos 2 oras lamang na pag-ulan na dala ng thunderstorm. Kaya ang pila ng mga sasakyan tumukod ng kasukdulan. Maging ang ordinaryong mamamayan at motorista, duda na baradong kanal ang dahilan ng pagbaha sa highway. Siguro sir, mga sa drainage sa mga ganito daanan ng tubig baka may barado sir. Mga basura sir, mga plastic ganun. Kaya mga plastic dapat huwag itapon sa mga drainage o kung saan saan. Yung sa ano sir, yung sa mga drainage natin sir, masyadong maraming lupa kaya yung lupa natatabunan yung ano yung drainage natin kaya umulan lang ng bagya do sa taas tapos dito bababa. Baba na po yun dito. Lagi pong bumaba dito sir. Kasi nakikita niyo naman po palagi kung dati kayo dumadaan dito sir. Ano lang po, ulan na ng bagya tapos yung tubig naaapaw na yung mga drainage natin. Ang hinala ng publiko, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways, Central Luzon. Ayon kay Engineer Almer Miranda ng DPWH Pampanga District Engineering Office, barado ang mga kanal kung kaya nagpondo ang tubig at hindi agad humupa. Dagdag pa na kamakailan lamang ay naranasan ng ilang araw na pagulan na dala ng bagyong Karina at ng habagat. Puno na umano ng lupa, buhangin at basura ang drainage system ng syudad kung kaya't heavily silted ang mga ito. Isa sa mga naging obserbasyon ng ahensya, may problema din sa waste disposal ng mga private construction works sa syudad gaya ng mga nagpapagawa ng mga commercial buildings. Nabanggit na umano ng DPWH sa sangguniang panlungsod ng syudad San Fernando na kailangang magpasa sila ng batas ukol sa tamang pagtatapon ng mga construction materials. Nung nag-meet kami ng konsehan dito sa city na kung maaari gumawa sila ng resolution, lalo-lalo na yung mga kababayan natin ng mga nagpapakonstruct o nagpapagawa ng bahay, kung minsan walang patumanggang idadump yung materials nila sa harapan nila na mayroon tayong drainage canal. Ngayon, nakikita naman nila na mayroong opening yung mga kanal natin. Hindi man lang lalagyan ng plywood para matakpan yun. So, diretso yung buhangin, graba sa kanal. Samantala, binanggit naman ni Engineer Miranda sa CLTV News na kasama ang kasada sa kahabaan ng Barangay Maimpis sa nakapanukalang full rehabilitation project na gagawin ng DPWH. Isang pinoproblema natin dito sa syudad, dito sa MacArthur Highway, pagka umulan ng malakas sa bandang itaas, bandang Angeles, so yung bagsak ng tubig dyan, dadaan dito sa atin. So yung mga kanal natin dito sa MacArthur Highway, talaga na-overtop yan. May mga section tayo dyan na pahirapan ng pagdaan ng mga sasakyan pagka malakas yung ulan sa taas, kahit na hindi umuulan dito sa atin. Ngayon, may naka-propose na project na gagawin ng district at ng regional office. So yung mga major na naging problem natin gaya nung sa Maimpis, yun, mayroong project na gagawin yung regional office doon. So rehabilitation ng mga drainage systems natin dyan. So hopefully, sana pagkatapos ng mga proyektong ito, hindi na aabutan ng baha yung karsada natin dyan sa MacArthur sa may Maimpis section. Ayon kay Miranda, patuloy ang pakikitungo ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan na sakop ang MacArthur Highway dahil mawawalang silbi umano ito kung sa kustodiya ng mga ito ay hindi maisasaayos ang regulasyon sa basura at pagpapanatiling malinis ang daluyan ng tubig. Isa sa pinakamahabang highway sa Luzon Island, ang Manila North Road o ang MacArthur Highway. Sa bahagi ng gitnang Luzon, pinakabulnerable sa pagbaha ang Pampanga at Bulacan na may tuturing na catch basin o pinakamababa ang lugar. Kasama si Paulo G. Santos, Angelica Cara, CLTV 36 News.